subscribe kami ng anong hujan. Ay, salamat sir. Ito, ano pangalan mo sir? Renato. Renato, kami gusto kang batiin. Wala sir, okay lang. Okay, sige sir. Taka sir Renato, taka lang sir. Ayan, ayan. What's up guys? Welcome to another vlog. Bali naka-schedule ako ngayon for Cane's Oil, ito sa sasakyan ko. At siguro pa-check ko na rin yung ibang part ng sasakyan kung mayroong mga sira o mayroong na kailangan palitan. Dahil magmula nung nag-pandemic, halos hindi yata nag-change oil pa to, hindi pa nag-check. Dahil alam nyo naman, limitado lang yung labas natin, limitado lang yung mga bukas na establishment. So ngayon, nagpa-schedule ako at ngayon yun. Ngayon yung schedule ng Cane's Oil at check-up na rin ng sasakyan. Dahil alam ko kasi pag gamit na gamit yung langis mo, mula kasi nung bago mag-pandemic, gamit na gamit yung sakyan ko, tapos may stock lang sa bahay. Siyempre yung langis nun, medyo gamit na, hindi maganda. Unlike pag yung bagong chain soil, okay lang na medyo may standby sa bahay kumpara mo sa gamit na gamit, kasi alam ko dun tayo magkakaproblema sa makina ng sakyan natin. So yun, kaya nakischedule ako ngayon para magpa-chain soil. Chain soil ng sakyan ha, ibang hindi yung baka iniisip nyo, ibang chain soil ha. So yun, tara, samahan nyo muna ako para mapakondisyon naman itong sakyan natin. Let's go. Guy, balita! So yun guys, nandito na ako sa location kung saan ako magpapa chain soil. Yan nga pala si Egay, yan yung naka-incard sa ano ko, sa auto ko. Actually, siya yung talagang kinukuha ko lagi. Siya yung nire-request ko lagi para ma-cancel na sakyan ko. Yan. Talagang pag dumating ako dito, alam niya na yun. Sabi ko nga, hindi na ako nakabalik dito dahil wala. Limitado mga galaw natin ngayon eh. Opo. Diba? Pero kayo tuloy yung trabaho nyo? Yung walang pandemic, hindi naman. Nag-ano rin kami, nagsara rin mo. Ganun yung pangalawa, hindi. Oo, ano? Wala, pinakagamit lang nito. Lapit lang, bibili na lang kung ano-ano lang. Pero sabihin mo lakad na malayo, hindi kami makaalis. Kamusta yung langis ko? Yung langis ko, sir, medyo ano na. Quality na talaga, no? Quality na talaga. Okay. Kasi hindi ka man naman kang maandar rin ko sa traffic. Oo nga. So yun guys, talagang ano, quality na talaga yung langis ko. Yan, kita nyo naman. Yan. Quality na talaga. So medyo matagal din talaga na stock. Yan. Pero sabi nga niya isa, pasag nagkari mo talaga, is kailangan talagang mag-cancel. Tamang ano talaga. Ngayon siya na kayo guys sa boses ko, mukhang mahina kasi maingay dito. Bali, kinecheck niya ngayon yung mga gulong, mga shock, para makita natin kung ano talaga problema, kung may problema ba, kung may kailangan na palitan. So far, okay pa naman. Ayan. Hey, ano na ba? May gumagalaw na ba sa mga pangilalim ko? Okay pa naman, no? Wala, hindi naman ano yan. Nag-semi muna ako. Wala kasi, hindi mo nga po nakaharap. Oo, hindi ko naman gano'n nagagamit. Semi muna ako. Kasi before kasi, nung bago mag-pandemic, talagang rat-rat to. Gamit na gamit. Ngayon, hindi. Sir, dinagdagan mo yung coolant mo? Kulang na ba? Dinagdagan mo to? Hindi, hindi pa ako nagdadagdag. Okay pa to? Nagpasa ba sa, ano, maximum? Magpasa mo, maximum. Ha? Magpasa mo maximum konti, pero okay lang po yun. Okay lang yan. Kasi mas sama-sama pa nga sumobra eh, no? Ilang kilometer sa puto? Ha? Ilang kilometer sa puto? 90? Yun, check daw yung gear oil dahil nakaka-90 na yung takbo ko. Sa mga marunong sakyan dyan, alam nyo na yun, sa
Sorry sa mga hindi marunong sasakyan. Sa mga na pag mga 90 kailangan talaga i-check yung gear oil. Opo, sir. Kasi dito sa mga nakalagay sa manual dito mga 60. Pero kung lumabas kayo sa kasa ng mga ganung mileage. Oo. Malamang napalitan po siya. Pero kung lumabas kayo ng hindi ano, lumabas kayo ng wala pang 60, malamang hindi siya napalitan. Oo. Pero titignan po yung mga natin. Oh, ganda pa. Oh, ganda pa, maganda pa. Oh, punong pa. Kitang-kita eh, no? Oh, punong-puno. 'Yun. So, 'yun guys, maganda pa 'yung gear oil natin. Apat, punong-puno. 'Yun, tama-tama. Oo. Mostly 90 talagang iba, ano na 'yan, no? Pag gamit na gamit, no? Napalitan ko, sir. Ha? Napalitan ko. Ah, napalitan na 'yan. Napalitan. Sa kasa siguro, no? Hindi ganyan ang kulay niyan pag-ibig. Oo. Itim-itim na yan, no? Bali ko lang po yung filter, sir. Sige lang. So yun guys, yun ang kagandahan dito. Kahit sabihin mong chainsaw lang yung pinapagawa mo sa kanila, check nila lahat. Lahat ng pangilalim ng sakyan mo. Ultimo gulong, ultimo shock mo, check nila. Sasabihin nila sa'yo kung mayroong kailangan palitan, kung kailangan may problema. Nasa iyo naman yun, kung papalitan mo, nasa iyo yun. Pero yun ang kagandahan dito, lalo kung mga kakilala mo na sila. Tulad yan, si Egay, kakilala ko na yan. Talagang siya na yung nag-maintain ang sakyan ko rito. So yun ang maganda. Tulad ng gear oil, actually hindi ko naman pinapacheck sa kanya, pero bilang biyasa sa mga ganyan, siya namin kung may nagsasabi na i-check niya yung gear oil para malaman kung kailangan ng palitan. Sa mga gulong, kinikik nila yan dahil sa mga nakakaalam, meron po kasing tinatawag na, di ba, napupudpud yan. Meron time na kasi na ang gulong natin, hindi pantay yung pudpud. Dapat yan level, nasa gitna lang. Meron kasing time na ang pudpud ng gulong natin is nasa gilid lang, magkabilang gilid. So, nangyayari, pag ganyan nakalip, sinasamantala na natin, o pag nalip tayo sa mga ngayong kasa, pinagpapalit nila. Yung kaliwa, inalagay sa kanan, yung kanan niya lagi sa kaliwa para yung putput ng gulong, takbo ng gulong mo level pantay. Nangyayari talaga yon na hindi magpantay ang takbo ng gulong. So pinagpapalit-palit nila yon. Yung nakagandahan ko. Yan nga pala si Egay. Away ka nga pre. Yan. Yan yung laging nag-aalaga ng sakyan ko rito. Dito sa Danghari, sa Customer Cradle, no? Yan. Yan talaga ang batikan dito. Yan ang nag-aalaga ng sakyan ko dito lagi. Konting tips nga, boss, anong mapapayo mo pag yung, like for example, gamit na gamit yung sakin, ano maganda lang is? Mas maganda mag-fully synthetic sila. Dahil pag fully synthetic? Mas mahaba yung mileage kung magagamit nila yung sasakyan. Abang umiinit, gumaganda yung... Depende kasi sa kanila eh, kung magre-regular sila, every 5,000 din yun. Oo. Pag semi-synthetic, every 8,000. Oo. Kung maga, wala naman kung ano eh, wala naman... sa langis yan eh. Depende na lang sa'yo kung anong gagamitin mong langis. Okay, mag every 5,000 kilometers. Kung baga pare-parehas lang naman. Mag regular ka na lang kung every 5,000 ka nag-gainsure. Kung gusto mo mahaba, mag-fully synthetic ka na lang. Lalo kung gamit na gamit, no? Lalo kung gamit na gamit. Pero kung bira mong gamitin lang, malalapitan lang, pwede na yung regular, no? Pwede na siguro yung mga regular-regular kaya mga semi-synthetic. Pagdating mo naman ng 6 months, magpapalit ka rin. Magpapalit ko din po. Pero di ba pag nag-fully synthetic ka, kailangan ng langis mo o sakyan mo, kailangan gamit, di ba? Hindi rin maganda yung stock lang, di ba? Yung iba, naglalagay din sila ng fully synthetic kasi gusto nila yung fully synthetic talagang nakakabit. Ayaw nila mga regular. Every 6 months, or 5,000, nagpapalit mo sila. Pero diba, yun nga eh. Every 5,000, nagpapalit sila. Pero kasi may sinasabi mga ibang tropa na pag fully synthetic, tapos medyo stuck yung, nai-stuck lang yung ano mo, totoo ba yun, nag-rubberize yung langis mo? Wala pa naman ako na-encounter na ganun. Oo. Na nag-sludge dun sa loob. Oo. Fully synthetic na matagal. Parang kasi, tumitigas daw, parang ganun. Dapat talaga kasi every 6 months or... kung conforme sa langis mo na 5 or regular na gagamitin mo o fully synthetic gagamitin mo, mas susunod ka sa mileage, mas maganda yon sa mga pinili mong langis. Doon ka magbabase. Doon ka magbabase. Kesa yung irregular, papatagalin mo ng 10,
medyo sticky na siya yung nangislo. Ah, okay. Hindi na maganda. Yun. Narinig niyo yung sinabi ng isa sa atin sa expert na experts sa mga cancel na yan. Siyempre sila nakakaalam niyan, 'di ba? Susunod na tayo. Kumbaga, kung ano yung experience nila, kung ano nalalaman nila, yung talaga susundin natin. Pero nasa inyo pa rin naman yun, di ba? Nasa inyo pa rin yun. Pero bilang mas nakakaalam sa pag-cancel, alam nila yan kung ano yung tama at mali, di ba? Yung iba kasi talaga is fully synthetic. Alam natin, yung alam na talagang ni-sport yung mga sakyan. Ako kasi galing talaga, lagi akong fully synthetic. Talagang maganda ang fully synthetic. Pero siyempre, kung di mo naman laging ginagamit at madalas ka naman magpa-change oil, pwede ka mag-regular, pwede ka mag-semi. Ako kasi ngayon lang ako nagtagal. Ngayon lang ako natagalan magpa-change oil. Dati kasi every 5,000 o every 10,000, nagpapa-change oil ako. Yan. Eh kaso nag-pandemic, diba? So, talaga natagalan ako. Yung nakagandaan. Buti na lang, fully synthetic yung nakalagay sa sakyan ko. Diba? Sa mga may sakyan po dyan, yun lang. Hindi namin sinasabi na expert kami, hindi namin sinasabi na mas magaling kami sa inyo. Ang sinasabi lang namin dito yung anong alam namin at kung anong nalalaman niya. Diba? Kung meron kayong alam na bago o mas maganda na para sa sakyan, go ahead. Diba? Igaya lang ng tips to. So guys, sa pan-tips, sabi niya, pumili na raw ako ng washer dahil isa sa mga palitin to. Pero so far okay pa naman, pero sabi niya, kung may pwede akong bumili, palitan ko na raw. Ito yung sa drain plug, yan, para maiwasan yung leak. Pag medyo may diferensya na kasi ng washer na to, hindi na maiwasan yung magkaroon ng leak yung ilalim ng ano mo, sa oil, sa drain plug. Kaya kailangan ingatan natin to. Ang oil filter talagang hindi pwedeng hindi papalitan, no? Okay, sir. Kasi filter na yung madumi. Oo, no? Pag hindi ko siya pinalitan ng filter, pwedeng lumabas siya. So yun guys, sa mga gusto magpa-change oil, invite mo nga sila guys, saan ba? Customer's Cradle, Dangari Road. Yan, hanapin nyo lang si Egay. Opo. Egay the Great, yan. Ayaw na ginagawa dito, pera lang yung mga body repair. Oo. Paint, wala po kang dealer yung mga regarding sa makina, pwede naman po. Okay, good. Okay sir. Salamat ha, okay, kayo, marang ano lang yan. Thank you sir. Salamat ha, panoorin mo na lang. Mga bukas. Mga bukas ng hapon, upload ko na to ha. Salamat sir, salamat. Sige, salamat. Sir, subscribe kami, anong mo dyan? Ay, salamat sir. Ito, anong pangalan mo sir? Renato. Kami gusto kang batiin. Wala sir, okay lang. Okay, sige. Taka sir, Renato. Taka lang sir ha. Ayan. So yun guys. Natapos na rin tayo sa chainsaw natin. Nakakatuwa naman. May nagpahabol pa na isang mekaniko nila na mag-subscribe daw sa atin. Subscribe daw sa atin, yan. Hindi pa man din tayo sikat eh, kahit paano may nakakatuwa naman, 'di ba? Na may isang lalapit sa iyo, sir, anong channel mo? Sabihin nila, tatanong nila. Magano kami sa iyo? Subscribe kami sa iyo dahil 'yun, lagi rin ako nakikita rito. So maraming salamat. 'Yun, shoutout sa hindi naman nating sponsor pero maraming salamat sa Customer Cradle dito sa Danghari. Between ano 'to eh? Las Piñas and Cavite. Yan, napaka bait ng mga tauhan nila dito. Shoutout po sa inyo. Lalo na kay Egay, ang ating The Great.
Kings Oiler. Yan, tawag natin yan, Kings Oiler. Yan ang talagang mahawak lagi ng sakyan ko. Siya lagi nag-change oil. Kaya kay Sir, ano, yung nagpahabol sa akin. Sir, pangisya ka na. Hindi kita, gano'ng ano yung pangalan mo. Pero maraming salamat kung mag, sa mag, ano mo sa akin, subscribe mo sa akin. Maraming maraming salamat. So guys, hanggang dito na lang. Please like, comment, and subscribe, Mr. Chinito. See you on the next video. Peace!